18 ng Agosto, 20th linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Dumating ako upang maghagis ng apoy sa lupa, at ganoon na lamang ang pagnanais kong magliyab na sana ito. Ngunit dapat akong mabinyaga ng isang binyag, at ganoon na lamang ang pagkabalisa ko hanggang hindi ito nagaganap. Sa akala niyo ba'y dumating ako para magbigay ng kapayapaan sa lupa? Hindi, sinasabi ko sa inyo, kundi paghiwa-hiwalay. Pagkat mula ngayon, magkakahati-hati ang 5 nasa isang sambahayan, 3 laban sa 2, at 2 laban sa 3. Magkakahati-hati sila, ama laban sa anak na lalaki, at anak na lalaki laban sa ama. Ina laban sa anak na babae, at anak na babae laban sa ina. Bienang babae laban sa kanyang manugang na babae, at manugang na babae laban sa bienang babae." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, pinadalisay ng pag-ibig ng Diyos. Dumating ako upang maghagis ng apoy sa lupa. May mga pagkakataong naririnig nating sinasabi, "Kung kailan napalapit ako sa Panginoon, saka naman nagkawatak-watak at nag-away-away ang aking pamilya." May mga taong pinanghihinaan ang kalooban kapag nangyari ito. Mayroon namang lalong kumakapit sa Panginoon. Sa Ebanghelyo ngayon, diretsahang sinasabi ni Jesus sa kanyang mga tagapakinig na hindi kapayapaan ang daladala niya sa gitna ng mga pamilya, magkakaibigan at mga pamayanan. Maglalaban-laban ang mga ama at mga anak, ang mga magbibiyanan, ang mga magkakaibigan. Maglalaban sila dahil bawat isa sa kanila'y haharapin ang kanilang mga sarili at ang mga bagay na kanilang pinahahalagahan. Maglalaban-laban sila dahil kay Kristong dumating sa kanilang mga buhay. Darating si Jesus na may dalang apoy sa lupa at sa ating mga buhay. Apoy na magpapadalisay sa sanlibutan. Apoy na magbibigay linaw sa tama at mali. Apoy na susubok sa mga pinahahalagahan ng tao na dadalisay sa ating mga hangarin at pangarap sa buhay. Darating siya para hamunin ang mga bagay na ating pinahahalagahan na laban sa pinahahalagahan sa kaharian ng langit. Hindi kapayapaan ng mundong ito ang daladala ni Jesus, kundi kapayapaang dinalisay upang maging salamin ng kapayapaang dulot ng paghahari ng Diyos sa ating buhay. Hindi na siguro lingid sa atin ang kwento ni San Francisco ng Assisi. Napakayaman niya at marangya ang kanyang pamumuhay. Subalit nang tinawag siya ng Panginoon, kinailangan niyang talikuran ang kanyang ama. Iniwan niya ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang kinasanayan at ang komportabling buhay niya. Ito ay dahil pinadalisay si Francisco ng apoy ng pag-ibig ng Diyos. At doon, nanindigan siya para kay Jesus. Sa gitna ng mga pagsubok sa ating mga relasyon sa buhay, bunga ng paninindigan natin para sa Panginoon, idalangin natin. Dakila ang Panginoon, dukhaman ako at hikahos, iniisip ako ng Panginoon.